Papá. Gia, let's stop fighting. Sige, tutulungan ko kayo sa problema ninyo sa kumpanya. Pero gusto ko magkaayos tayong lahat. Pag-usapan natin ang lahat ng ito. Nang tahi-tahi lang. I-atras mo yung kasong sa korte, okay? Sino ho ba ang may ayaw na maayos to? Pero bakit para iniipit niyo ako? Bakit ako lang? Dahil ba alam niyo na mag-a-adjust ako para kay Achi? No, that's not true. Wala akong pinapanigan. Bakit hindi sa pakiramdam ko? At sa iba pa? Papa, hindi ko magagawang bitiwan ng anak ko para lang masalba ang kumpanya ko. Hindi ko gagawin yun. Matigas na talaga ang ulo mo, Gia. Dahil alam kong main ay pagmamalaki ka na. Sige. Pagbibigyan kita. Prove yourself. Pinili mo ang desisyon mo kesa sa kaayusan ng pamilyang ito. Sinabi ng mama mo na nag-proceed na daw to pre-trial ang petition ni David. You know, a lot of people would say that this can get messy, okay? Pasinungalingan para lang manalo. Are you ready for this? Actually pa, hindi ko nga alam kung anong gagawin ko eh. Ano ba ang gusto mo? Papa, yung gusto ko maging buo ulit yung pamilya namin. Ako, si David, tsaka si Michael. Sorry, Dana. Kailangan mo ang pagdaanan nito. But I think this is between you and your husband. Na matagal ko nang gustong mawala sa landas natin. May lawyer ka na ba? Si Attorney Samaniego pa rin. Okay. Okay. Take it easy. Dana, I think you're better off without David. In the long run, mas makakabuti sa inyo ni Michael ang pagpapawalang bisa ng kasal ninyong David. Never. Walang magiging malaya. Ma, ang aga-aga ang init-init ng ulo mo. Anak naman, sinong hindi iinit ang ulo? Ang dami-dami mo nang problema dyan, tatratuhin ka pa ng ganyan ng ama mo. Alam na nga niya ang dami niyong problema dyan, sumasabay pa siya? Oo, may mali ka. Pero siya din, si Dana rin, lahat tayo. Dapat hindi ka niya iniipit ng ganyan eh. Ma, tama na. Ayoko nang isipin. Ayoko na rin ma-stress eh. Mas sandali, may nag-message lang. I miss you, Tita Pretty. Anak! Gia! Milagro, Ma. Kaya ko nang harapin lahat ngayon. Sige. Sige na, Ma. Uwi din naman ako dyan ngayon eh. Mamaya na lang. Mag-iingat ka sa biyahe, anak. Sige ho. Ingat. Hindi ka pa rin pala umuwi. Kailangan eh. Tsaka, habulin ko na rin yung flight ko ngayon. Nakapag-set na ako ng meeting sa isang computer agent. Ipapatrace na natin kung sino yung nag-hack sa Gia, account. Gia, tama na. Please, tawin mo ng problema sa Pilipinas. Richie, ganun na lang ba yun? Susuko ka na lang na hindi ka lumalaban. Maglalabas ako na kahit na magkano. Kahit na magkano ang kailangan. Hindi ako pwedeng sumuko. Ilalaban ko to.
Gia, please, don't be naive. Sige na, babalik din ako kaagad. Tatapusin ko lang itong meeting na to. Sige. Good morning, Madam Lisa. Good morning, Madam. Ano, wala pa rin? Eh, ano ba naman ang aasahan natin nga dito kay Gia? Madam Lucy, nagsabi ho si Gia na naipit siya sa Singapore. Hindi po talaga aabot yung flight niya. Ay, hindi ko na problema yon. Ang problema niya, time management. Pati ba naman yon po problemahin ko para sa kanya? Cancel na tong meeting na to. Ay, huwag mong pinagdadabuga ng pagkain. Eh, bakit ikaw? Anong klaseng ama ka? Kailangan ba talaga humingi ng kapalit ang magulang para tulungan ng anak? Sige nga, sabihin mo sa akin, Adam. We're just doing it for Gia's sake. Ang ipitin siya? Wala nang ibang matakbuhan ng anak ko. Ang anak mo. O pero anong ginawa mo? Lalo mong pinamukha sa kanya na sa mundong ito, kailangan niya magpakababa para sa ibang tao. Tinulungan ko siya, tinanggihin niya ako. Kapag malaki siya. Tulungan mo dahil gusto mo. Dahil bukal sa loob mo, hindi dahil may kapalit. Akala ko ba naiintindihan mo, Kai? Nakakahiya ulito sa pamilya natin. Makakasama ito sa atin. Pamilya natin? O reputasyon mo? Sarado na talaga ang utak mo. Wala na mangyayari dito. Hello, madam. Guess who I just saw? Got it. I'll be there right away. Sorry. I have heard of being fashionably late, but you are one of a kind, Gia. You're too early for tomorrow. Magpapareschedule ako sa kliyente. Everything set. Okay na ang lahat. But you're not. If you think you can pull another stunt again like last time, nung kinumbinsi mo yung kliyente, that won't work anymore. Si Amanda na magti-take over ng project. Hindi. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. I just did. Bakit? Magpapabibo ka? Tapos hihingi ka ng tulong sa asawa ko? Ang kapal talaga ng mukha ninyong mag-ina. Akala mo ba hindi nakarating sa akin na nagpunta dito ang nanay mo para humingi ng tulong kay Adam? Pasalamat siya. Hindi ko siya nakita dahil kung hindi, ako mismo magpapalaya sa kanya. Hindi kami nanghihingi ng tulong. Ah, my fault. Nang-aagaw nga pala kayo ng hindi sa inyo, hindi nanghihingi. Kaya mo ba? Ma'am, gusto mo pasukin yung bahay para kunin ko yung hard drive. Kailangan ko nga makuha yung hard drive na yan, yung CCTV file. Pwede gamitin sa akin yan sa korte. Saan doon? Alin doon? Eh, kunin mo lahat para sigurado. Sige, ma'am. Tignan ko kung ano magagawa ko. Huwag mong tignan, gawin mo!
The board meeting is in a few days. You know what I'm talking about. RJ and E. Ano, hahayaan ba natin sila maging parasite sa kumpanya natin? Baka nakakalimutan mo. Tayo una nakanabang sa kanila. Ngayon sila nangangailangan. We cut them off? What does that make us? Businessmen. Ganun talaga, Adam. Kapag may infection ng braso mo, you need to remove it or else kakalat ang infection sa buong katawan mo. Hindi mo namamalayan, malapit ka na palang mamatay. Ano, hayaan ba natin mangyari sa atin yun? No. I've been in the business for so long, I've seen them come and go. You know, there's always a way. Hindi naman tayo babagsak because of what happened to RJ and E. No. That will not happen. Brand Alliance still stands. Si Dana. Pumutos to ni Dana. Ano bang meron? Bakit pinapapunta tayo dito ni Dana? Does Adam Wong even know na nandito tayo? Thank you for coming on such short notice. Dom? Alam kong nagtataka kayo kung bakit ako nagpa-schedule ng meeting today. Thank you. Yes. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Anong ibig mo sabihin? I'm sure narinig niyo na kung ano nangyari sa RJ&E. Oh, yes. Mukhang mahihirapan sila sa problema na to. Marami ng malaking kumpanya sa Asia ang nakaranas ng same hacking problem na yan. Hindi ako makapaniwala na hindi nila naagapan. Exactly! How incompetent of them. Pero, wala na tayong magagawa para sa kanila. Ang concern ko ay ang kapakanan ng kumpanya natin. Ayoko namang maapektuhan tayo dahil lang sa bad publicity at questionable integrity ng RJ&E. So what are you suggesting? I say, we cut ties with them. Adam Wong will not allow it. That's why with your support, may chance na pumayag si Papa. All we need is your votes. We have to make sure we want him to make the right choice, the right decision, which is putulin na lahat ng connection with Gia and RJ&E. Who's with me here? In a courier ko na dyan ang hard drive. Okay. Yes, thank you. Ang assistant mo kaya dumiretso na ako. Oh, David. Nasa seminar. Come here, come here. Dihaka, still untraceable.
If we continue on like this, without settling everything, you can go to jail. Singaporean law is very strict on things like this. Isang pagkakamali lang natin, pwede tayong magkulong. The problem is, there are clients that refuse to settle. Most of them are middlemen. They were unable to get anything for their customers. We only have 30 days to settle everything. Hindi ako pwede makulong. Nalipat, nahanap ko na yung anak ko. What? There's only one way to do this, Gia. Our company or our freedom. Babayaran natin sila or makukulong tayo. Yan na pinasok yung office namin kagabi. Bakit sa akin mo sinasabi? Hindi ba dapat sa presinto? Wala kasing nang break-in. May hawak ng susi yung nanloob. May hawak lang ng susi ako, si Patrick at ikaw. Eh bakit ako? Hindi ba pwedeng may magaling na lang na nanloob sa opisina ninyo? Ang galing naman ng nanloob na hard drive lang ang kinuha. You know what? I don't know what you're talking about. You know what? This is nonsense. You know, gusto nyo, bilhin ko pa yung opisina ninyo. Gusto nyo? Si Dana, that's always your excuse. That's always your alibi. Na kaya mong bilhin ng lahat. Ibalik mo na lang kasi yung hard drive ko. Come on, Dana! Dana, I'm talking to you! Wala nga sa akin yung hard drive. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo. Dududa mo kung nagnako ng hard drive. Ang cheap, ha? Excuse me, gusto mo bilang kita ng isang ano? Isang factory ng hard drive? Gusto mo? Hindi, ilabas mo na lang kasi. Wala nga sa akin. That's all I'm asking. Ilabas mo na lang. God! Lumabas ka! Labas! Ang dami ko pang gagawin. Lumabas ka. Balik mo na lang kasi! Labas ka na kasi! Wait, I'm asking! So ikaw nga yung nag-utos para pasukan yung office ko. Hindi ko maalam kung sino nagpadala niyan! Talaga lang, ha? Tumutingin na hindi ko akalain na aabot ka sa ganito kababa! Shame on you! Paano yan, anak? Makukulong kayo ni Richie? Maaring makulong, ma, pero inaayos naman na namin ni Richie. Anak, natatakot ako. Iparating ko na kaya to sa ama mo? Ma, wag na. Kaya pa naman namin to eh. Hindi namin nahayaan na makulong kami. At isa pa, kailangan kong mapatunayan na hanggang sa huli, sa akin karapat dapat mapunta ang anak ko. Shelly, get in touch with Gia. Alam mo, lagay nila doon. Yes, sir. Pero as of now, may mga ibang clients na ayaw makipag-settle sa kanila. If this goes out of hand, baka makulong si Gia. Get me all the information of those clients. I want it bago matapos ang araw na ito. Consider it done, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, we'll sell everything within the next 30 days. Okay, thank you, sir. We're done. All our clients have agreed to settle with us. Talaga? Sa nakikita ko kasi, meron akong 2.7 million Singaporean dollars na assets. Kasali na dun yung tinitira ko dito sa Singapore at yung bahay namin sa Manila at iba ko bang properties. Meron ka ding around 3.780 million Singaporean dollars. So, ang kulang na lang natin, 270,000 Singaporean dollars para mabuo natin yung kailangan natin bayaran. Tama. So, ngayon, kailangan natin gawin is liquidate lang ng gamit natin. And the rest, ako na bahala. Pero, we have to find a buyer within the deadline.